Tigil kayo! Kayong mahukulit na magkakapatid! Sigaw ng personal maid ng quintuplets ni President Landon Galvez. Ang makukulit at pasaway na 8 taong gulang ng mga anak ni Landon ay nagtawanan lalo dahil sa paglingon nila, hinihingal na ng sobra ang humahabol sa kanila. Akala ko pa naman malakas si Ate Chacha, hindi pala. Natatawang sabi ni Taylor na sumabog pang napakahabang buhok dahil sa ginawa nilang pagtakbo. Magtago tayo! Magtago tayo! Ngiting-ngiti na sabi ni Tara na naka-ponytail pa ang buhok. Kaagad na lumiko ang mga bata para magtago. Dahil sa laki ng Malacañang palas, maraming lugar ang pwedeng pagtaguan doon. Nakahanap ang quintuplets ng isang kwarto kaya doon sila pumasok 5. Panigurado, aalis din ang tutor natin kapag di tayo nakita ni Ate Chacha sa loob ng 2 oras. Mainitin pa naman ang ulo ni Miss Ashley. Kapag hindi tayo nagpunta agad doon, paniguradong aalis din siya, kaagad. Buti na lang din kung umalis siya para hindi niya na tayo sigawan ulit tulad ng dati. Pagkatapos ng sinabi ni Maeve, humagik-gik ito. Buti na lang din kung umalis siya. Ayaw ko talagang mag-aral. Ang boring makinig lagi sa mga lectures. Saka ayaw ko rin sa math. Nakakaantok lang pakinggan at aralin. Mas gusto ko maglaro palagi. Sabi naman ni Brooks. Paglalaro din ang gusto ko. Nakakapagod gumising ng maaga para mag-aral. Saka, bakit naman natin kailangan mag-aral? Hindi ba pwedeng mag-work na lang tayo agad paglaki natin? Nakangusong sabi ni Jenkins. Ayaw ko rin magsulat. Nakakapagod magsulat. Ang dami-daming pinapasulat ng tutor. Tapos kung ano-ano pa yung tinatanong sa atin. Bakit tayo lagi ang tinatanong? Bakit hindi natin siya tanungin pabalik, di ba? Reklamo ni Tara na siya nakasimangot. Ang quintuplets ni Landon Galvez ay 2 lalaki at 3 babae. Ang panganay sa mga ito ay si Maeve. Sumunod si Jenkins, Taylor, Brooks at Tara. Palaging magkakasundo ang quintuplets, lalo na sa mga kalokohan. Bakit di natin siya takutin? Kapag dinakot natin siya, siguradong hindi na siya babalik dito sa Malacañang. Eh di, magagawa na natin lahat ng gusto natin. Suhestyon ni Taylor na ikinatangutang ng kakambal niya. Tama, tama, takutin natin siya. Sang-ayon ni Brooks. Nagkasundo ang 5 na maghanap ng mga kahit anong insekto na pwede nilang magamit panakot. Hanggang sa makita sila ng grasshopper sa hardin ng Malacañang. Nagsihagik-gika ng 5 habang may kanya-kanyang hawak ng mga grasshopper. Balak nilang ilagay yun sa bag ng tutor nila na si Miss Ashley. Kayong 5? Hinihingal na sambit ng personal maid nila si Chacha. Pagkatapos makita ang mga ito na swabing naglalakad papunta sa tutor nila. Handa na sana si Chacha na sabihin sa tutor na wala ang mga bata. Kaya pwede na itong umalis, pero bumalik na ang mga ito. Sorry po Ate Chacha, di na po kami tatakbo. Dito na lang po kami kasi gusto namin matuto po. Ngiting-ngiti na sabi ni Maeve. Ako din po Ate, gusto ko matuto. Gatong ni Brooks. Palihim na nagsihagik-gikan ang 5. Nang mariin silang titigan ni Chacha. Dahil nandito na kayo, maupo na kayo. Kailangan kong pumunta muna ng banyo. Pagbalik ko, magsisimula na tayo sa lesson natin. Mahinahong sabi ng tutor nila na si Miss Ashley. Yes po, Miss Ashley. Sabay-sabay na sagot ng 5. Mas lalong nagduda si Chacha sa mga alaga niya. Pakiramdam niya may tinatago ang mga bata. Pero hindi niya alam kung ano. Madali lang sana ang trabaho ko eh. Kundi lang pasaway itong mga inaalagaan ko. Sa araw-araw kong pagsama sa kanila, pakiramdam ko kahit anong gawin nila, may tinatago silang kalukuhan. Tura ni Chacha sa likod ng isipan niya. Ate Chacha,
Gusto ko po ng milk tapos biscuits, please. Bigla ay sabi ni Taylor sa katulong nila. Ako din po ate, gusto ko po milk, please. Dagdag ni Jenkins. Hanggang sa lahat ng magkakapatid gustong magkaroon ng gatas. At wala nang nagawa si Chacha kundi sundin ang mga alaga niya. Pero sa pag-alis niya, mabilis nagsitakbuhan ang quintuplets papunta sa bag ng tutor nila. Bago nilagay doon isa-isa ang nahuli nilang grasshoppers. Paniguradong matatakot si Miss Ashley dito ng sobra. Hagik-gik ni Maeve. E di wala tayong tutor pagkatapos. Hindi na natin kailangan mag-aral. Yay! Tuwang-tuwa na sabi ni Jenkins. Hindi ko na rin kailangan magsigot ng math problems. Malaya na ako! Sabi naman ni Brooks. Pagkatapos masiguro na hindi makakalabas ng basta-basta ang mga grasshoppers, agad na naupo ang quintuplets sa kanya-kanya nilang upuan habang hinihintay ang pagbalik ng yaya nila at tutor. Unang bumalik si Miss Ashley na kaagad dumiretso sa bag nito. Nagkatingin na ng quintuplets at nagsihagik-gika na naman. Naaalala niyo pa ba kung saan tayong lesson tumigil kahapon? Gusto kong malaman kung may naalala pa kayo sa mga inaral natin. Nakangiting sabi ni Miss Ashley. Akmang bubuksan nito ang bag nang biglang dumating si Chacha na may tulak-tulak na tray. Sorry miss, nanghingi kasi ng gatas sa mga bata. Kaya pinagbigyan ko muna. Magsisimula na ho ba kayo? Tanong ni Chacha. Pagkatapos mapansin na nakabalik na si Miss Ashley. Hindi, ayos lang. Kailangan ko rin munang ihanda ang kailangan nilang sagutan ngayong araw eh. Sige na, kumain muna kayo. Nakangiting sabi ni Miss Ashley sa kanya na siyang ikinatingin ang quintuplets sa isa't isa. Ang pait-pait niya ngayon, pero mamaya magiging dragon na yan. Mahinang bulong ni Tera sa katabi niyang si Jenkins. Tama, tama. Kaya dapat lang sa kanya ang ginawa natin kasi lagi niya tayong pinapahirapan. Makikita sa limang kapilyuhan ng mga ito. Nang isa-isang ilapag ni Chacha ang baso ng gatas at biscuits sa mesa ng quintuplets, nagsimula agad ang mga itong kumain habang pinapanood ang kanilang tutor. Binuksan ni Miss Ashley ang bag niya at may hinanap doon. Kitang-kita nila kung paano matigilan si Miss Ashley nang may mahawakan ito. Hanggang sa isang malakas na tili ang kumawala sa bibig nito. Nagkatawa na ng quintuplets sa nakita nila dahil panay talon si Ashley. Dahil sa mga grasshoppers. Miss, ano nangyari miss? Tarantang tanong ni Chacha at mabilis na nilapitan ng tutor ng mga bata. May insekto! May insekto! I'm scared of grasshoppers! Hindi na natapos ni Miss Ashley ang sasabihin nang may biglang dumapos sa kamay niya na grasshopper. Muli, isang tili ang kumawala sa labi nito hanggang sa mawala nito ng malay. Mabilis na sinalo ni Chacha ang tutor ng mga bata bago nilingon ang quintuplets na panaitawa dahil sa nangyari. Anong ginawa niyo lima? I told you 5 to behave. Ba't yung ginawa ang bagay na yun? Paano kung may masamang nangyari kay Miss Ashley? Mahinahong tanong ni London sa mga anak. Abala siya sa trabaho niya. Nang biglaan siyang makatanggap ng tawag mula kay Chacha, sinabi nito ang tungkol sa ginawa ng mga bata at kung paano nahimatay ang tutor ng mga ito dahil sa kalokohan nila. Kaya pagkatapos ni Landon sa ginagawa, kaagad siyang bumalik sa Malacañang para kausapin ang mga ito. Naabutan pa siya ng gabi sa sobrang dami ng kailangan niyang tapusin. Hindi po namin alam, Daddy, na mahihimatay si Miss Ashley. Akala po namin strong siya kasi lagi siyang masungit. Sagot ni Brooks na nagkibit-balikat pa. Tama. Lagi niya nga kami pinagagalitan eh. Ang hirap-hirap kayang pakisamahan ni Miss Ashley kasi kahit wala kaming ginagawa. Naiinis siya. Ayaw ko na lang mag-aral kung ganun. Sang-ayon naman Jenkins na nakasimangot pa. Saka Daddy, mabait lang naman si Miss Ashley kapag nasa paligid si Ate Chacha o ikaw po eh. Pero kapag wala kayo, tinatawag niyo kaming bobo. Di naman po namin alam na mahirap pala mag-aral.
Sabi ni Maeve. Basta ayaw na namin mag-aral, Daddy. Ayaw namin ng tutor. Giit ni Tera na naka-cross arms pa. Ayaw ko rin, Daddy. Lalo na kung magiging tutor namin kaugali ni Miss Ashley. Tura naman ni Taylor. Napubuntong hininga si Landon sa sinabi ng kanyang mga anak. Nahilot niya ang kanyang noo dahil tila sumasakit ang ulo niya sa pinaggagagawa ng mga ito. Sa huli, wala ring nagawa si Landon at kaagad niyang tinawagan si Ashley para maalis bilang tutor ng mga bata. Kapag hindi niya ito inalis, baka kung ano pang gawin ng mga pasaway niyang anak. Kayong lima talaga, ano na lang ang gagawin ng daddy niyo sa inyo? Palagi niyong pinapasakit ang ulo niya. Ni hindi na tahimik ito malakanyang dahil sa inyong lima. Naiiling na sabi ni Chacha sa quintuplets na naghahagikikan. Nasa kwarto ang mga ito handa na para matulog. Bukas po wala na kaming tutor. E di pwede na po kami maglaro, ate. Gusto po namin maglaro ng maglaro. Ngiting-ngiti na sabi ni Tera sa yaya nila. Wala ako dito bukas eh. Nag-ask ako ng leave kay Mr. President kasi sasamahan ko yung nanay ko para magpa-check up. Bukas, ibang maid ang sasama sa inyo para maglaro. Kaagad na sumimangot ang limang bata sa sinabi ni Chacha. Tinuring ng quintuplets sa totoong ate nila si Chacha dahil ito madalas ang kasama nila. Kaya ngayong aalis ito kahit isang araw lang, nalulungkot agad sila. Pero ayaw namin ng bagong maid po. Gusto ka namin, Ate Chacha. Kaagad na sabi ni Taylor na sinang-ayunan ng iba niyang kakambal. Napangiti naman si Chacha ng matamis dahil sa sinabi ng mga ito. Oo, alam ko na gusto niyo ako. Huwag kayo mag-alala, babalik din naman ako agad. Isang araw lang naman ang hiningi kong leave kay Mr. President para lang masamahan niya nanay ko. Pagkatapos babalik ako kaagad dito. Dapat hindi niyo pahirapan ang maid niyo, okay? Ayaw ko malaman na pagbalik ko may nahimatay na naman dahil sa kalokohan niyo. Mahabang sagot ni Chacha sa mga bata na nagkatinginan. Dumaan naman ang kapiliuhan sa mga mata nito na siyang hindi napansin ni Chacha. Sige po, Ate Chacha. Hindi po namin pahihirapan ang bago naming maid. Tatratuhin po namin siya ng maayos. Nakangiting sabi ni Maeve. O siya, sige na. Matulog na kayong lima. Kailangan niyo matulog na maaga para mabilis kayong lumaki. Nakangiting sabi ni Chacha at bahagyang kiniliti ang mga ito kaya nagtawanan pa. Kinabukasan, naglinya ang quintuplet sa harap ng isang maid na nahihiyang nakatingin sa kanila. May glasses ito sa muka. Mukha namang mabait pero sa sobrang kapal ng bangs nito, hindi nila makita-kita nang maayos sa mga mata nito. May ganito pala tayong maid. Hindi ko siya napansin kahit kailan. Napakurap-kurap na sabi ni Tera na gustong silipin ang mukha ng maid na kaharap nila. Di ko rin siya kilala. Hindi ko rin siya nakita kahit kailan. Saka, bakit ang tahimik niya? Pipi ba siya? Kuryoso namang tanong ni Brooks. Baka kasi hindi niya tayo narinig. Siguro pingi siya. Dapat na pa magsulat tayo? Ayoko magsulat eh. Nakakatamad kayo. Reklamo ni Jenkins. Mabilis na napaayos ng tayo ang lima pagkatapos nila makita ang Daddy Landon nila na papalapit. Formal suit ang suot nito at tila may lakad na naman sa kung saan. Kids, ito muna ang papalit kay Ate Chacha niyo sa araw na to. Nasabi na naman na Ate Chacha niyo sa inyo na may pupuntahan siya ngayon, di ba? Marahang tanong ni Landon sa mga anak na kaagad tumangutango. Siya si ate... Hindi natapos si Landon sa sasabihin dahil miski siya, hindi kilala ang babae. Lara. Lara po, Mr. President. Kinakabahan at nauutal na sagot ng babae. Oh, Lara, I'm sorry. At hindi kita napansin dito masyado. Ito ang mga anak ko, si Maeve, Jenkins, Taylor, Brooks, etc. Sa ngayon, ikaw muna mag-aalaga sa kanila. Kung may ginawa man silang kahit anong klaseng kalokohan, tawagan mo ako agad. Nakangiting sabi ni Landon at inilahad ang quintuplets na sabay-sabay kumaway kay Lara.
Hello po, Ate Lara. Sabay-sabay na bati ng mga ito. Daddy, aalis ka po ba agad? Malungkot na tanong ni Taylor sa ama na siyang lumuhod sa harap niya. Yes, princess. May kailangan gawin si daddy ngayong araw. Babalik din ako mamaya. May gusto ba kayong pabili? Daddy will buy it for you. Marahang sagot ni Landon sa anak niyang nakanguso ngayon. Wala kami papabili kahit ano, daddy. Ang gusto lang po namin makauwi kayo ng safe at wala pong mangyari na kahit anong masama po sa inyo. Daddy, kahit saan ka magpunta, ingat ka ha. Hindi po kami magugulo, daddy, sa work mo po. Kaya gawin mo po ang best mo. Aja! Bibong sabi ni Tera na malawak ang matamis na ngiti sa labi. Mabuti naman kung ganun. Uuwi rin si daddy mamaya. Okay? Huwag yung pahihirapan ng Ate Lara nyo. Kung may gusto kayong gawin, sabihan nyo lang siya. Nakangiting sabi ni Landon. Pagkatapos magpaalam ni Landon, kaagad siyang umalis. Naiwan ang quintuplets na may kanya-kanyang simangot sa mga labi. Dahil wala na naman sa Malacanang ang daddy nila. Palagi itong may appointments sa kung saan-saan at palagi itong abala para magawa nito ang bagay na ipinangako nito sa mga taong bayan. Pero dahil palagi itong umaalis, unti-unti na ring nakakaramdam ng kalungkutan ng mga bata. Pero hindi nila yun pinapakita, lalo na sa ama nila, dahil ayaw nilang mag-alala ito. Ayos lang ba kayo? Mahinang tanong ni Lara sa mga bata, pagkatapos niyang mapansin ang bigla ang pananahimik ng mga ito. Oo naman po, ayos na ayos kami. Nakangiting sagot ni Maeve. Buti na lang din umalis na si daddy, di makakapaglaro na tayo buong araw. Sabi naman ni Jenkins. Napakurap-kurap si Lara. Hindi niya inaasahan na ganito ang personalidad ng mga bata. Akala ko, talaga masasama ugali nila. Yun palagi naririnig ko sa mga kasamahan ko eh. Napilyo-pilya raw mga anak ng presidente. At walang magandang idudulot ang mga ito. Pero sa tingin ko naman, may rason. Kaya ganun ang mga bata. Paniguradong nalulungkot sila dahil palagi sila naiiwan at pinapaalagaan sa ibang tao. Hinuha ni Lara sa likod ng isipan niya. Anong gusto niyo laruin? Gusto niyo ba samahan ko kayo? Muli, tanong ni Lara at kaagad na palingon sa kanya ang quintuplets. Bago pa man mabasa ni Lara kung anong iniisip ng mga ito, nahihila na siya ni Tera. Sumabay sa kanila sina Maeve, Taylor, Brooks at Jenkins. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Lara sa quintuplets pagkatapos nilang mapunta sa kusina kung saan nagluluto ang chef ng pagkain. Kukuha po tayo ng pagkain, ate. Sagot ni Brooks na may pilyong ngiti sa labi. May inilabas si Brooks na mga maliliit na paper bags dahilan para mapakurap-kurap si Lara. Paparating na si chef, magtago tayo sa ilalim ng mesa, bilis! Tarantang utos ni Maeve at kaagad na hinila ang mga kakambal sa ilalim. Hinila din nila si Lara na walang magawa kundi sumunod sa mga bata. Perfect! Panigurado magugustuhan ito ni Mr. President. Ngiting-ngiti na sabi ng chef pagkatapos matikman ang ginawa niyang cookies. Mahinang nagsihagik gika ng quintuplets. Nang marinig nila ang pag-alis muli ng chef, agad silang lumabas. Isa-isang binigyan ni Brooks ng paper bags ang mga kasama niya. Ito po, Ate Lara, kumuha ka din po. Umawang ang labi ni Lara pagkatapos ibigay ni Brooks sa kanya ang isang paper bag. Ang sarap nga naman ang gawa ni chef, bilisan niyo at baka mahuli niya tayo. Sa sinabi ni Jenkins, kanya-kanyang kuha agad ang quintuplets ng mga cookies. Nang makita ni Maeve na hindi gumagalaw si Lara, ang mga bata ang naglagay mismo ng cookies sa hawak nitong paper bag. Pagkatapos, masiguro na puno na lahat ng paper bags, agad silang tumakas at hindi pa man sila nakakalayo. Nakarinig na sila ng malakas na sigaw. Maeve! Jenkins! Taylor! Brooks! Tera! Sigaw ng chef, dahilan para magtawanan ng limang mga bata. Bilisan niyo yung pagtakbo niyo,
Tayo lulutuin ni Chef kapag nahuli niya tayo. Tawang-tawa na sabi ni Brooke sa mga kakambal niya. Si Lara nakasunod lang sa mga bata at nang tumigil sila sa gilid ng Malacañang kung saan sila nagtago. Mula sa lahat, kaagad na napaupo ang mga bata sa lapag. Ginagawa niyo ba ito palagi? Hindi ba kayo natatakot na mapagalitan? Marahang tanong ni Lara sa mga ito. Nakangiting lumingon ang quintuplet sa kanya bago sabay-sabay na umiling. Hindi po. Saka, hindi naman po namin palaging ninanakawan si chef ng pagkain. Ginagawa lang po namin kapag po may ginagawa siyang bagong recipe para kay Daddy. Si Daddy kasi palagi una niyang pinapatikim ng gawa niya kasi siya ang presidente. Kaya naisipan namin gawin ang bagay na to. Nagagawa po namin tikman ang bagong gawa ni chef tapos pinapainit namin ulo niya. Ngiting-ngiti na sagot ni Taylor. Wala kasi palagi si Daddy. Gusto namin, nandito palagi si Daddy. Pero alam po namin na hindi po madali yung work niya, yung ginagawa niya. Nung mawala po sa amin si Mommy, habang 5 years old pa lang po kami, sinabi niya po sa amin na huwag pahirapan si Daddy na magdesisyon po. Kaya kahit malungkot po kami kasi wala si Daddy, di namin siya pinipigilan. Saka, hindi naman po palagi magiging presidente si Daddy ng Pilipinas. Bababa at bababa din siya sa pwesto. Sabi naman ni Tera. Kapag po bumaba na si Daddy sa pwesto niya, pwede na po kaming maglaro always po. Hindi na kailangan ni Daddy na mag-work palagi kasi hindi na siya ang president. Lahat sumang-ayon sa sinabi niya ni Maeve. Napatitig na lamang si Lara sa mga bata na kumakain ng kinuha nitong cookies. Masaya tingnan ang mga ito. Pero alam ni Lara na may tinatagong kalungkutan ng mga bata. Dahil sa sinabi nito ngayon-ngayon lang. Ang hirap din pala magkaroon ng presidenteng ama, no? Palagi naiiwan ang mga anak. Hindi pwedeng manggulo ang mga anak sa ginagawa ng ama nila dahil taong bayan ang kalaban nila. Mas kailangang pahalagahan ni Mr. President taong bayan. Dahil nangako siya sa mga ito. Pero paano naman ang mga bata? Kailangan nilang lumaki kaagad. Kahit ayaw nila. Kailangan nilang intindihin ang lahat sa edad na 8. Malungkot na sabi ni Lara sa kanyang sarili. Kumain ka din, Ate Lara. Promise po, walang lason niyang gawa ni Chef. Saka masasarap po lahat ng pagkaing gawa niya. Hindi po kayo magsisisi na kinuha natin yan. Sabay hagik-gik na sa aditera. Wala sa sariling na pangiti si Lara bago sinunod ang sinabi ng alaga niya. Sa unang kagat ni Lara, kaagad na kumalat sa bibig niya ang manamis na mis ngunit may konting alat na lasa ng cookies. Masarap nga yun, kaya muling kumagat si Lara habang nakangiti pa rin sa quintuplets nang umiti rin pabalik sa kanya. Ito na ba yun? Sure kayo na ito yun? Napakamot si Brooke sa ulo niya habang nagtatanong sa mga kakambal niya. May hawak-hawak si Brooks na isang susi sa isa sa mga storage room nila. Ayan nga yun! Narinig ko kay Ate Chacha dati yan eh. Paniguradong yan ang susi ng storage room. Tangu-tangong sagot ni Jenkins. Sige, pagkarating ni Daddy mamaya, sabihin niyo pinapapunta siya ni Taylor sa storage room. Ikaw naman Tera, pupunta kay Ate Lara. Gawin mo lahat para mapapunta mo siya doon. Kumawa ka ng kahit anong excuse para mapasunod siya, dapat di kayo pumalpak. Lahat tumango sa sinabi ni Maeve. Isang kalokohan na naman ang balak gawin ng lima. Gusto nilang ikulong ang daddy nila at ang bago nilang maid sa iisang lugar. Kinuha pa nila ang susi ng storage room na yon para hindi agad makalabas ang mga ito. Bakit nga pala natin gagawin to? Eh, naging mabait naman sa atin si Ate Lara ngayon. Hindi niya tayo inaaway, saka palagi niya tayong sinasamahan sa kahit saan gusto natin. Hindi niya rin tayo sinusumbong kay Daddy nung nagnakaw tayo ng cookies kay Chef. Kung si Ate Chacha, paniguradong napauwi na kaagad si Daddy, dahil palagi niya tayong sinusumbong. Ayun na nga, Tera. Mabait sa atin si Ate Lara, kaya ba't di natin siya itulak kay Daddy? Ilang taon nang single si Daddy, saka maganda naman si Ate Lara.
at hindi niya tayo inaaway at sinusumbong. Perfect siya para maging new mommy natin. Ngiti-ngiti na sabi ni Maeve. Pero, palaging walang pakaalam si Daddy sa iba. Paano kapag hindi niya napansin si Ate Lara? Tanong ni Taylor. Huwag kayong mag-isip ng negative thoughts, okay? Sa ganda at pait ni Ate Lara, paniguradong mapapansin siya ni Daddy. Kailangan lang natin unahan si Daddy sa paggalaw kasi syempre, di siya maalam sa ganito. Pagkatapos nila mag-usap, nagkanya-kanyang alis na mga ito para puntahan ang kailangan nilang puntahan. Ate Lara! Ate Lara! Sigaw ni Tera pagkatapos makita si Lara na papasok sa kwarto nito. Oh, Tera! Ba't pinagpapawisan ka na sobra? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Lara sa bata. Nakaagad umiling-iling. Si Brooks po ate, naipit po siya sa storage room. Tulungan niyo po si Kambal ate. Baka po anong mangyari sa kanya. Tuluyang naluha si Tera. Kaya agad namang nataranta si Lara. Mabilis na kumilos ang babae. Ni hindi napansin na, hindi na nakasunod sa kanya si Tera. Pagkapasok ni Lara sa loob ng storage room, ay kaagad na naging mapaghanap ang mata niya. Brooks? Brooks! Brooks, nandito si Ate Lara! Sigaw niya, para makuha ang atensyon ng batang tinatawag niya. Nakarinig si Lara ng mga boses, at kasabay nun, malakas na pagsara ng pinto ng storage room, dahilan para mapapitlag siya. Brooks? Muli, tawag ni Lara sa kinakabahang boses. May ilaw sa loob ng storage room pero sobrang dami ng gamit doon at hindi alam ni Lara kung saan siya pupunta. Who's there? Kaagad na hampas ni Lara ang taong lumapit sa kanya sa sobrang takot. Tumili pa siya pagkatapos. Maramdaman ang katawan nito. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Sigaw niya. At sunod-sunod ang naging paghampas sa taong lumapit sa kanya. Aray, aray! Teka lang! Wala naman akong ginagawa masama! Depensa ng taong yun. Kaagad siyang napakurap-kurap. Dahil pamilyar sa kanya, ang boses ng taong nagsalita. Nang mag-angat si Lara ng tingin, agad nang laki ang mga mata niya sa taong bumungad sa kanya. Mr. President? Kasabay ng sinabi ni Lara, ang pag-atras niya habang namumutla ang buong mukha dahil sa kaba. Sorry po, hindi ko po alam na ikaw yung hinahampas ko. Sorry po talaga. Naiiyak na sabi ni Lara at panayuko para humingi ng tawad sa presidente na hindi naiwasang matawa. Nagtatakang natigilan si Lara sa paghingi ng tawad. Sa bigla ang pagtawa ni Landon. I'm sorry. Naisip ko kanina na may mali eh. Ngayon ko lang natanto na meron nga. Bakit ba hindi ako natuto kahit kailan? Naiiling na tanong ni Landon habang may ngiti sa labi niya. Napakurap-kurap naman ang mata si Lara. Ngayon niya lang nakita ang presidente na ngumiti ng ganon. Kakaiba ang ngiting yun. Hindi formal o peke. Tila masayang masaya ito. Kahit tila naisahan ito. Ano po nangyayari, Mr. President? Ba't po kayo nandito? Nandito rin po ba kayo para hanapin si Brooks? Tanong ni Lara. Nawala pa rin kaalam-alam sa nangyayari. You are too innocent. Cute. Wala sa sariling. Namula na husto ang buong pisngin ni Lara sa sinabi ni Landon. Habang si Landon, nahaplos na lamang ang kanyang batok bago na pailing-iling. Okay, sa tingin ko, hindi mo pa alam ang nangyayari. My children, the quintuplets, pranked us. Paniguradong hindi totoo kung ano sinabi nila sa'yo. Sinabi nila sa akin na nandito si Taylor at nagtatampo sa akin. Madalas kasing dito nagkukulong ang mga batang yon. Kapag ayaw nila akong kausapin. I thought it was real. But when we arrived earlier, I realized it wasn't. Tinulak nila ako sa loob at ayaw ko namang gamitin ang lakas ko laban sa kanila. Kaya hinayaan ko na lang. Akala ko nag-iisa lang ako dito. Pero may kasama pala ako. So sa araw na to, tayo ang gusto nilang paglaruan. Pagpapaliwanag ni Landon sa lahat na nangyari.
Sana hindi ka magalit sa mga anak ko. No matter how mischievous they are still kids. Ganun lang talaga yung mga yun pero mababait silang lima. Kaya hinahayaan ko sila sa mga gusto nilang gawin. Dahil alam ko na alam nila kung anong tama at mali. Di naman po ako galit, Mr. President. Naintindihan ko ang mga bata at tama ho kayo. Mababait talaga sila. Dahil kahit gusto ka nilang kasama palagi, di ka naman ho nila pinipilit. Dahil alam nila na mas mahalaga ang trabaho mo. Pero sana ho, Mr. President, bigyan nyo ng oras yung mga bata kahit minsan lang ho. Nakangiting sabi ni Lara kay Landon na siyang natigilan. Ah, pasensya na po ah kung lumampas ako sa limitasyon o sa linya bilang katulong nyo. Subukan ko humunang kausapin ang mga bata. Paniguradong nasa labas lang sila para mapalabas na po tayo. Nauutal na sabi ni Lara bago nagmamadaling tumayo para umalis. Naiwan si Landon na tulala pa rin. Hindi maalis sa isipan ni Landon ang sinabi ni Lara. Pero mas hindi maalis sa isipan niya ang naging pagngiti nito. Ngayon ko lang napansin pero maganda pala talaga siya, lalo na kapag nakangiti. Tura ni Landon sa likod ng isipan niya. Sorry daddy, sorry ate Lara. Sabay-sabay na yumuko ang quintuplet sa harap ni Landon at Lara. Nakalalabas lang ng storage room. Naabutan ng umaga ang paglabas ng dalawa dahil naiwala ni Brooks ang susing hawak nito. Hindi pa malalaman na nawala ang susi kung hindi kinausap ni Lara ang mga bata para pagbuksan sila. Kaya walang nagawa si na Lara at Landon kundi matulog sa loob ng storage room. Ayos nang siguro huwag nyo nalang gawin sa susunod. Baka kasi hindi na kami makalabas ulit eh. Baka sa susunod, hindi na basta-basta. Nasisira yung pinto. Nakangiwing sabi ni Lara at inilahad pa ang pinto ng storage room na sinira ng isa sa mga gwardiya ng presidente para lang makalabas sila. Hindi nila sinira yun sa gabi dahil ang akala ng lima mahahanap nila ang susi. Pero hindi na nila nahanap ang susi hanggang sa mag-umaga kaya humingi na sila ng tulong sa mga gwardiya. Sorry po ate, hindi na po mauulit. Hinging tawad ni Jenkins. At para po ipakita na seryoso kami sa paghingi ng tawad, gusto ko po naming ayain ate na mag-shopping po. Ngiting-ngiti na sabi ni Taylor. Agad na nakalimutan ng mga bata ang ginawa nilang kalokohan. Hindi na rin naman yun pinahaba pa ni Lara at Landon. Kung ganon, gamitin niyo yung card ko. Magpatid kayo sa driver kung saan kayo pupunta. And no pranks, okay? Kapag nalaman ko na may nangyari sa ate Lara nyo, igaground ko kayo. Naintindihan nyo ba? Marahang sabi ni Landon sa mga anak na agad tumangutango. Hindi po namin pababayaan si ate Lara, daddy. Sagot ng lima at kaagad hinila si Lara paalis. Napailing-iling na lang si Landon habang may ngiti sa labi niya. Hindi niya rin talaga matiis sa mga anak lalo na dahil habang nakakulong sila ni Lara kagabi, sa loob ng storage room, ay naikwento nito ang mga sinasabi ng mga anak niya. Mr. President, tumawag ko kanina si Chacha. Hindi raw ho siya makakabalik ngayong araw dahil kailangan niyang alagaan ang nanay niya. Nalaman niya raw ho na may malalang sakit yung magulang niya base sa check-up kahapon. Balita ng assistant ni Landon sa kanya. Ganun ba? Kung ganon, magbigay tayo ng tulong kay Chacha. Ilang taon din niya inalagaan ang mga anak ko. Kung may iba man siyang kailangan, sabihin mo sa kanya, tumawag lang siya. Hindi niya rin naman kailangan bumalik agad-agad. Nandiyan naman si Lara para bantayin yung mga pasaway kong anak. Sagot ni Landon kaya napatango naman ang assistant niya. Sana nga, walang gawing kalokohan ang mga anak niya. Wala si Chacha. Nasanay sa mga ginagawa ng mga ito. Ako, ikaw na naman na mag-aalaga sa kanila, Lara. Paniguradong sasakit na naman ang ulo mo sa mga batang yan. Ni hindi ko rin kaya ugali ng mga batang yan. Sa demonyo pa ata mga ugali. Sabi ng isa sa mga kasamahan ni Lara. Pagkatapos niyang sagutin ang tanong ng isa rin sa mga kasamahan nila kung saan siya ngayon. Kumakain ngayon si Lara.
kasama ang ibang tauhan sa Malacanang. Pagkatapos siyang ihatid ng quintuplet sa kwarto niya, kaagad siyang kumilos para makapagbihis. Sinabi mo pa, nako, kung di lang sila anak ng presidente, ay nako, hindi ako magiging mabait sa mga batang yun, no? Palagi na lang sila nagtatakbuhan, ni ayaw mag-aral o anuman. Sinuswerte masyado. Akala ata nila palaging magiging presidente ang ama nila. Ismid pa ng isa. Kaagad kumunot ang noon ni Lara sa narinig. Hindi naman ganun ang mga alaga niya. Mababait naman ang mga ito. Pwede ba? Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ng mga bata. Hindi naman masasama ugali nila eh. Tulad ng sinasabi niyo. At hindi rin nila gustong maging presidente ang ama nila. Hindi niyo alam kung anong nararamdaman nila, kaya mabuti pa manahimik na lang tayo, especially kayo, tungkol sa mga bagay na tulad niyan. Marahang saway ni Lara sa mga kasamahang tumawa lang. Anong hindi alam, Lara? E nakikita naman natin kung gaano kapasaway ang mga batang yun. Dahil lang anak sila ng presidente. Ang tataas ng tingin sa sarili. Ni hindi yun nakikinig sa kahit sino. Kahit sa personal maid nila na si Chacha. Naku, isa rin ang taong yun. Dahil lang mas malapit siya sa mga anak ng presidente, parang kung sino na. Angil ng isa na may kasama pang irap. Huwag mo nang depensa ng mga batang yon, Lara. Kahit ikaw rin, may nasabi tungkol sa kanila, hindi ba? Ni ayaw mo nang pumalit kay Chacha dahil ayaw mo sa mga batang yon. Tapos ngayon todo tanggol ka na. Sinabihan mo pa nga sila noon ng mga bobo at tanga na walang alam. Kung ako sa'yo, Lara, sabihin mo na lang mismo kay Mr. President na ayaw mo sa mga anak niya para maibalik ka na sa paglalaban na lang ng mga damit at paglilinis kesa naman palagi mong pinakikisamahan ng mga batang yon kahit di mo sila gusto. Natigilan ang mga kasamahan ni Lara sa pagsasalita nang marahas siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Oo na, tinawag ko silang bobo at tanga nun. Nilait ko sila dahil araw-araw tayo naghihirap habang sila puro larula. Ni hindi nila naiisip na nasasagi tayo, naiistorbo tayo sa trabaho natin. Oo, tinawag ko silang walang alam. Pero noon yun, nung hindi ko pa sila nakakasama. Nung wala pa akong alam sa totoong nararamdaman nila. Totoong mababait ang anak ni Mr. President. Matatalino din sila. At mas iniisip nila ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili nila. Kaya sobrang-sobra ako nagsisisi sa sinabi ko noon. Hindi tama yung mga sinabi kong bagay na hindi ko naman alam kung totoo ba. Dahil natanto ko na ibang-iba sila sa kung paano ko sila nakikita noon. Seryosong sabi ni Lara. Hindi tamang sabihin na demonyo ang ugali nila. Dahil kahit tayo naman ng mga bata tayo, makukulit din eh. Ganun lang din talaga sila dahil bata pa sila. Kaya sana tulad ko magbago na rin kayo. Kilalanin niyo muna yung mga anak ni Mr. President bago niyo sila husgahan. Dahil baka tulad ko magsisilang din kayo sa bandang huli. Dagdag na sabi ni Lara at tumalikod na para umalis. Sa paglabas ni Lara sa kusina, kung saan siya kumakain, bumungad sa kanya ang quintuplets na nakatayo sa gilid ng pinto. Natigilan si Lara pagkatapos magtagpo ang tingin nila ng mga bata. Ate? Napakurap-kurap si Lara pagkatapos siyang yakapin ni Maeve. Mas lalo lang nagulat si Lara nang sumunod dito ang iba nitong kambal. Nasa ganoong sitwasyon, naabutan sila ni Landon na naglalakad papunta sa gawin nila. Mr. President! Tawag ni Lara sa lalaki na ngumiti ng bahagya. Thank you for defending them. Narinig ko kayo nag-uusap kanina. Hanggang sa may sinabi ang mga kasamahan mo, kaya pinuntahan ko silang lima para sunduin ka. Para marinig din nila ang sasabihin mo. Kung di mo sila dinepensahan, lalayo ang loob nila sa'yo, pero dahil niyakap ka nila ngayon, paniguradong may sinabi ka para ipagtanggol sila. My quintuplets are all mischievous, but they are soft-hearted too. Nakangiting dagdag ni Landon at hinaplos ang ulo ni Brooks. Mas lalong nagulat si Lara. Tila may naramdaman siyang kamay na mainit na humaplos sa puso niya. Dahil sa nasaksihan niya, hindi alam ni Lara kung bakit bigla siyang nangarap na makasama ang mga ito bilang isang pamilya. Alam po namin, ate, na pasaway po kami.
Yun po kasi ang palaging sinasabi ng iba sa amin. Ikatlo nga po naming yaya si Ate Chacha, pero si Ate Chacha po lagi nagsusumbong kay Daddy. Ibang-iba po kayo sa kanya kasi hinahayaan mo kaming maglaro at maging pasaway. Nanibago po kami kasi hindi ka po tulad ng ibang yaya na dumaan sa amin. May ngiti sa labi ni Taylor habang nagsasalita. Nasa sala ang mga ito at nag-uusap. Gusto kasi muna ni Lara na kumalma ang mga ito bago sila umalis. Lalo na dahil napaiyak pa si Natera at Taylor kanina. Kasi hindi naman kayo nakakapanakit ng ibang tao. Kung may sinaktan kayong tao, paniguradong doon, makikialam na ako sa inyo. Si Daddy po, hindi siya nagagalit sa amin. Kaya po nagagawa namin lahat ng gusto namin. Tapos pareho lang po kayo na sinasabi na hanggat walang nasasaktan na tao, ayos lang po maging pasaway kami. Pero ate, may inaway kami. Si Miss Ashley po, nilagyan namin ng grasshopper yung bag niya para takutin siya. Pero hindi namin alam na mahihimatay siya. Gusto po namin humingi ng tawad kay Miss Ashley po. Pero hindi namin alam kung paano sasabihin kay Daddy. E baka isipin ni Daddy, may gagawin lang po kaming kalokohan ulit. Hindi naman po namin sinasadya na mahimatay si Miss Ashley. Akala po namin di ganun kalala yung takot niya sa insekto po. Masaya po kami noon na ginagawa namin yun. Nagtawanan pa nga po kami kasi sa wakas, hindi na kami sasalubungin ng pagsusungit ni Miss Ashley. Pero naisip po namin ngayon na mali po yung ginawa namin, na hindi po dapat kami naging ganun kabad. Sabi naman ni Brooks. Ate Lara, tulungan mo po kami. Gusto namin puntahan si Miss Ashley at humingi ng tawad. Simula po ngayon, di na po kami gagawa ng bagay na pwedeng ikapahamak ng ibang tao. Turan ni Jenkins. Sa tingin ko, kailangan nating sabihin to sa daddy niyo. Para sa inyo kasi, hindi maniniwala ang daddy niyo, pero para sa akin maniniwala siya. Hindi niyo ba alam kung gaano kayo kamahal ng daddy niyo? Mahal na mahal kayo noon. Kaya hinahayaan niya kayong gawin lahat ng bagay dahil para sa kanya, alam niyo kung ano ang tama at mali. Kaya kung gusto man niyo humingi ng tawad kay Miss Ashley, kausapin natin daddy niyo. Paniguradong alam niya kung saan nakatira si Miss Ashley, okay? Dagdag na sabi ni Lara sa quintuplets na nagkatinginan. Tinawagan ni Lara ang assistant ni Landon. Dahil sabi ng mga bata, ito raw ang kumakausap sa lahat ng gustong kumausap kay Landon. Kahit si Chacha ay ang assistant palagi ang nakakausap. Sabihan ko muna si Mr. President tungkol sa gustong mangyari ng mga bata. Sagot ng assistant ni Landon kay Lara. Kaagad pumayag si Lara sa sinabi nito. Hintay lang tayo konti ha. Kakausapin muna ng assistant ng daddy niyo yung daddy niyo. Nakangiting sabi ni Lara sa mga bata na nag-aabang sa sasabihin ng kanilang ama. Hello, Lara? Napatikim si Lara nang marinig ang pamilyar na boses sa kabilang linya. Mr. President! Ako nga, ba't parang gulat na gulat ka? Natatawang tanong ni Landon. Si Daddy yan, Ate Lara? Si Daddy po kausap po ate, what did he say? Tanong ni Maeve at Taylor. Pwede na po ba namin puntahan si Miss Ashley? Pwede na ba kami humingi ng sorry sa kanya po? Tanong naman ni Tera. They have changed. Bigla ay sabi ni Landon sa kabilang linya. Po, Mr. President? Takang tanong ni Lara. Nagbago sila dahil sa pagdating mo, Lara. You gave them a chance to change for the better. Binigyan mo sila ng pagkakataon na lumago at mas lalong maging mabuting tao. Salamat dahil dumating ka. Dahil sa'yo kaya nagliwanag ang isipan ng mga anak ko. Sagot ni Landon kay Lara na siyang napakurap-kurap. O sige, isasend ko ang address ng bahay ni Miss Ashley. Ikaw na bahala sa mga bata. Kung may kailangan ka man, tawagan mo ko. I'll give you my number. Along with the address. Pagpapatuloy ni Landon at hindi pa man nakakapagsalita, si Lara nagpaalam na ito. Sa gulat ni Lara, nag-send nga ito ng address kasama ang cellphone number.
na sa tingin niya pagmamay-ari na ni Landon. Akala ko ba lahat ng tao dumadaan sa assistant niya at nakikipag-usap lang sa assistant niya? Asyumera lang ba ako o gusto niya rin ako? Sunod-sunod na tanong ni Lara sa sarili niya. Napasapo na lang siya ng kanyang dibdib nang maramdaman niya ang marahas na pagtibok nun. Ate Lara, ate, ano sabi po ni Daddy? Pumayag po ba siya? Kaagad na tauhan si Lara dahil sa pagyugyog ni Jenkins sa kanya. Kaagad na tumangon si Lara sa mga bata at sinabihan ng mga ito tungkol sa pagpayag ng Daddy ng mga ito. You! Gulat na sambit ni Ashley pagkatapos bumungad sa kanya ng quintuplets ng presidente. Andito po kami para humingi ng tawad sa inyo. Sorry po dahil sa ginawa namin. Sorry po kasi nahimatay kayo sa ginawa namin. Dire-diretso at sinserong sabi ni Maeve kasabay ng pagyuko nito. Ginaya rin ang iba niyang kambal ang kanyang ginawa. Ayos lang po, kahit di mo kami patawarin. Pero gusto pa rin naming humingi ng tawad, Miss Ashley. Maraming salamat po dahil tinuruan mo po kami noon. Nagulat si Ashley sa sinabi ng mga ito. Hindi niya inaasahan na hahanapin siya ng mga bata para humingi ng tawad. Wala sa sariling napangiti si Ashley dahil kahit papaano gumaan ang dibdib niya sa ginawa ng mga ito. Kahit ayos lang sa inyo na hindi ko kayo patawarin, pinapatawad ko pa rin kayo. Salamat dahil humingi kayo ng tawad sa akin. Salamat dahil nakikita ko masaya at sincero kayo sa ginagawa niyo ngayon. Sorry din dahil sa mga nasabi ko sa inyo noon at pagiging matalim ng dila ko pagdating sa inyo. Ngayon ko lang napagtanto na dahil sa ginawa niyong ito, hindi na kayo tulad ng iniisip ko. Maraming salamat dahil binago niyo ang isipan ko pagdating sa inyong lima. Nakangiting saad ni Ashley sa mga bata. Nagyakapan si Ashley at ang quintuplets pagkatapos nagpaalam ang mga bata na aalis na para sa lakad nila. Ang gaan po ng heart ko, Ate Lara. Super happy ko po na nakahingi po ako ng tawad kay Miss Ashley. Ngiting-ngiti na sabi ni Tera. Ganun talaga kasi nakahingi na kayo ng tawad at pinatawad din kayo. Pero alalahanin niyo, okay? Na ang paghingi ng tawad hindi inuulit-ulit. Tapos gagawin niyo pa rin yung masasamang bagay na ginagawa niyo sa ibang tao. Kapag humingi kayo ng tawad, dapat sinsero kayo. At dapat sa susunod, hindi niyo nagagawin yung bagay na ginawa niyo sa taong yun. Naintindihan niyo ba ako? Marahang pangangaral ni Lara sa mga bata. Ihipig pong sabihin kapag may nahampas po ako tas nagsorry po ako sa kanya, dapat di ko na po ulit gawin yung paghampas sa kanya? Tanong ni Taylor at kaagad tumangutang mo si Lara. Ganun nga. Wow, talino naman ang Taylor na yan. Puri ni Lara na siyang ikinangiti ni Taylor ng matamis. Nagkwentuhan silang anim hanggang sa makarating sila sa isang butik. Sikat na butik yon at tanging mga mayayaman lang ang pumapasok. Kaagad na hinila ng quintuplet si Lara papasok doon. Maganda po ito, Ate Lara. Marami pong pwedeng bilhin dito. Dito po galing ang iba kong damit. Ngiting-ngiti na sabi ni Maeve at hinila pa si Lara. Napatingin-tingin siya sa paligid. May sofa sa gitna ng butik na yon na nakaharap sa dressing area. Pangmayaman na pangmayaman. Samantalang ako sa Divisoria lang bumibili ng mga damit. Tapos napunta ako dito. Maganda nga mga damit pero pakiramdam ko naman. Ikamamatay ko kapag bumili ako ng isa. Hindi kaya ng budget ko. Nakangiwing sabi ni Lara sa sarili. Ito po Ate Lara, maganda po ito. Nakangiting sabi ni Taylor. At inabot kay Lara ang isang dress. Bago tinignan ni Lara ang mismong design ng dress, sinilip niya muna ang presyo nun. At ganoon na lamang ang pangikina ng tuhod niya pagkatapos makita ang limang numero sa presyo. Makakain ko ba to? Ba't sila nagbibenta ng ganito kamahal ng mga damit? Hindi ba nila alam kung gano'ng kasakit sa bulsa itong mga damit na binibenta nila? Angil ni Lara sa likod ng isipan niya. Sa tingin ko hindi ko kailangan ng damit. Magpunta na lang tayo sa ibang lugar. Maglaro na lang tayong anim. Oo, tama. Mas maganda yun.
nauutal na sabi ni Lara sa mga bata na napakurap-kurap. Pero gusto ka po naming bilhan ng damit. Huwag ka po mag-alala ate, kami na po bahala sa'yo. Magaling po kaming mamili ng mga damit po. Paninigurado ni Tera kay Lara na siyang napalunok. Wala naman akong baka sa mga disenyo eh. Pero muntik na ako mahimatay sa presyo ng mga damit dito. Kung sa Divisoria lang ito, makakabili na ako ng damit sa presyong 100. May iba nga, tag-50 lang. Tapos dito parang balak pa kaming bigyan ng heart attack sa sobrang mahal na binibenta nila. Naiiling na sabi ni Lara sa isipan. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa mga bata. May nadaanan silang isang silk dress na kulay pula. Nakuha noon ang atensyon ni Maeve at kaagad na inabot nito ang damit nang may makahawak din dito. Hey kid, let go! Maarting sabi ng isang babae na nakataas pa ang kilay. Nauna po akong makukuha ng damit na to, manang. Ibigay mo na lang sa akin. What? Sino dinatawag mo, manang? And who cares who got it first? Isa akong VIP sa boutique na ito, kaya akin to. Sigaw nito at marahas na hinila ang damit. Dahilan, para mawala ng balanse si Maeve. Kaagad na mabilis sinalo ni Lara si Maeve mula sa pagkakatumba at matalimang tingin na tinignan ng babaeng humila ng damit. Di ka ba marunong magdahan-dahan ha? Kita mo naman ang mga bata na kaharap mo eh. Kung di mo sila gustong pagbigyan na ibigay ang damit na yan, ayos to naman sa amin. Pero sana huwag kang bastos. Asik ni Lara sa babaeng nakangisi. Oh girl, taga-kanto ka ba kung makasigaw ka naman? Ikaw ba ang ina ng mga batang to? Kung ako sa'yo, umalis na lang kayo. This shop don't need beggars. Hindi mo ba alam na pangmayaman ng butik na to? Dapat nag-research po na kayo bago pumasok. And look, this dress costs thousands. Paniguradong hindi mo afford. Nanunuyang sagot ng babae kay Lara na nagkasalubong ang kilay dahil sa inis. Wala akong pake. Kung pangmayaman man ang butik na to, I'm talking about manners because it seems that you don't have it. Tama nga sila. May mga bagay na kayang bilhin ng pera at meron ding hindi. Parang ugali mo. Basura. Kaya walang bumibili. Sagot pabalik ni Lara sa babae. Nagkasalubong ang kilay nito. Well, let's see where your manners can get you. Mayabang na sabi ng babae pagkatapos, walang sali-salita na sinira ang hawak nitong dress. Nalaglagan pa nga ni Lara sa ginawa nito. Hindi siya makapaniwala sa kabaliwan ng babaeng kaharap nila. Miss! Miss! Sales lady! Sinira na babaeng to, damit na bala kong bilhin! Kaagad ng laki ang mga mata ni Lara. Pagkatapos sumigaw ng babae, nagpeke pa ito ng luha at niyakap ang dress na sinira nito. Mabilis na lumapit sa kanilang sales lady na kaagad binigyan ng matalim na tingin si Lara. Dahil sinira mo ang damit na to, hindi ka makakaalis dito hanggat di mo to binabayaran. And you offended one of our VIP customers. Dapat lang magbayad ka ng mga compensations. Kaagad na asik ng sales lady kay Lara na hindi agad nakapagsalita. Guards! Guards! Dalhin niyo siya sa manager's office. Hindi siya pwedeng lumabas kasama ang mga anak niya hanggat di sila nakakapagbayad. Teka! Wala kaming ginagawa na kahit ano. Ang babaeng yan na sumira ng damit. Huwag ka na magsalita, miss. Kapag di mo nabayaran ng damit na sinira mo, pwede ka naming dalhin sa presinto. Kapag nagkataon, doon ka dala magpaliwanag. What? Hindi tama to, ah. May CCTV kayo, right? Tignan natin sa CCTV nyo para malaman natin ang totoo. Hinding-hindi ko gagawin ang bagay na sinasabi nyo. Gusto kong makita ang mga footages at saka lang ako papayag na ikulong nyo dito. Sagot ni Lara pero tumawa lang ang sales lady. At natawa rin ang babaeng sumira sa damit. At sa tingin mo ba paniniwalaan kanila kaysa sa akin? Ako ang VIP dito, miss. Malay ba namin kung nandito kayo ng mga anak mo para magnakaw? Hindi na kailangan ng CCTV. My words are enough to prove that you are causing trouble here. Kaya sa ayaw mo at sa gusto, hindi ka aalis dito hanggat di mo binabayaran ng sinira mong damit. Kung ayaw mo magbayad, pwede ka naman makulong na lang. Isusumbong ka namin sa daddy namin! Go on, little girl. Magsumbong kayo. Ano bang trabaho ng dati nyo? A fisherman? Carpenter? Dapat kasi, hindi kayo pumupunta sa ganitong klase ng lugar.
nag-research dapat muna kayo. Nang ipasok sila sa manager's office, hindi na mapakali si Lara, lalo na dahil kasama niya ang mga bata. Ate Lara, gamitin na lang natin yung card ni Daddy. Bayaran na lang po natin yung damit. Pero, di naman tayo nakasira nun, Tera. Kapag binayaran natin yung damit, para na rin natin sinabi na tayong sumira nun. Hindi ako papayag. Putol ni Ming sa sinasabi ng kambal niya. Eh, anong gagawin natin? Nakasimangot naman na tanong ni Brooks. Tawagan natin si Daddy. Papuntahin natin siya dito. Suhestyon ni Jenkins. Pero may trick si Daddy ngayon. Kapag tinawagan natin siya, baka tapusin niya yung iba niyang gagawin bago niya tayo puntahan. Matatagalan si Daddy sa pagpunta sa atin. Malungkot na sabi ni Tera na naiiyak na dahil sa nangyari. Kailangan nating subukan. May number naman si Ate Lara kay Daddy, di ba? Tawagan natin siya at makapuntahan niya tayo. Giit ni Taylor kaya kaagad na sumang-ayo ng iba. Ano, aamin na ba kayo sa ginawa niyo? Babayaran na ba ninyo yung damit na sinira niyo? Taas kilay na tanong ng manager na siyang pumasok sa loob ng opisina. Hindi kami ang sumira sa damit. At hindi kami magbabayad dahil yun ang totoo. May tatawagan na ako, siyang kausapin niyo. Sagot ni Lara sa manager. Ikaw ang bahala. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit sino walang magagawa. Hanggat di kayo nagbabayad, kung gusto niyong umalis, bayaran niyo muna ang charges and damages. Nanunuyang sabi ng manager. Hindi na pinapakinggan pa ni Lara ang sinasabi nito at kaagad niyang tinawagan si Landon. Sa unang tawag, hindi ito sumagot. Kitang-kita pa ni Lara kung paano natawa ang manager dahil doon. Pero hindi sumuko si Lara hanggang sa pangatlo niyang subok, sinagot na ni Landon ang tawag. Sir President! Kaagad na kinuwento ni Lara ang nangyari kay Landon, na noong mga oras na yon, hindi makapaniwala sa lahat ng narinig niya. At kahit abala si Landon, iniwan niya lahat yon para kunin si Lara at ang quintuplets. Hindi niyo chinek ang CCTV? Mahinahong tanong ni Landon sa manager ng boutique. Kahit bakas na bakas sa mukha nito ang galit. Akala ba ninyo pinalaki kong sinungaling ang mga anak ko? Dagdag na tanong ni Landon sa manager na nanginginig na umiling dahil sa takot. Kaagad na dumating si Landon. Pagkakita ng manager kay Landon kanina, kaagad na wala ang kulay sa pagmumukha nito. Kahit ang babaeng mayabang kanina, namutla dahil sa pagdating ni Landon. Kasi po sabi ng VIP customer namin sila yung sumira kaya at naniwala kayo? Without even providing a real evidence? Sa tingin ba ninyo, nararapat ang bagay na yun dahil ang sinabi ng VIP customer nyo? Na ang ina ng mga anak ko ang sumira sa damit? Na binibenta nyo? Igting ang pangang putol ni Landon sa manager na mas lalo lamang natakot. Sir President, sorry po. Hindi na po ito mauulit. Sorry po talaga. Patawarin niyo ho sana kami. Hindi po namin alam. Naiiyak na sabi ng manager. Ngunit malamig na tinignan lamang ito ni Landon. Hindi na nga ito mauulit. Dahil gusto ko na ngayon din maalis ka sa posisyon mo bilang manager. Malamig na sagot ni Landon. Kaya nanlaki ang mata nito. Nagmakaawa pa ang manager kay Landon pero hindi nakinig ang lalaki. Pati ang sales lady na nagyabang kanina, inalis din sa posisyon at napahiya din ang babaeng nagsinungaling para makulong sila Lara. Pinuntahan na lamang ni Landon ang mga anak niya at si Lara na binabantayan ang mga ito. Binuhat ni Landon si Tera pagkalapit niya bago hinaplos ang ulo ng anak. Umuwi na tayo. Ayan ni Landon sa mga ito. Daddy! Narinig ko si Daddy kanina. Inangkin niya si Ate Lara tapos tinawag niyang mami natin. Pagkatapos ng sinabi, kinikilig na humagik-gik si Taylor. Hindi ko narinig ang sinabi mo, Taylor, ha? Naku, maupo na kayo. At uwi na tayo, okay? Mahinahong saway ni Lara sa mga bata na nag-aayi pa. Pagkatapos ayusin ni Landon ang seatbelt ng babae. Kinikilig ang mga ito. Buti na lamang at sila lamang ang nasa kotse. At ang mga gwardya at assistant ni Landon ay nasa kabilang kotse at inutusan na lamang na sumunod sa kanila. Ate Lara,
gusto mo ba maging mami namin? Payag po kami. May pilyong ngiti sa labi na sabi ni Brooks. Grabe ang ngiti nito. Hindi maalis ang ngiti sa labi nito na abot tenga. Nabulo na naman si Lara sa sarili niyang laway. Agad hinaplos ni Lando ng likod niya bago nilingon ng mga anak niyang pasaway. Tigil-tigilan niyo ang ate Lara niyo, ah. At maupo kayo na maayos. Kailangan na nating makauwi at paniguradong napagod ang ate Lara niyo. Saway ni Lando sa mga anak pero palihim naman siya nag-thumbs up sa mga ito. Nagsihagik-gikan ng quintuplets sa ginawa ng kanilang ama. Nang muling lingunin ni Lando si Lara, namumula na ito ng husto habang nasa itaas ng tingin. Napatingin din tuloy doon si Landon at doon niya natanto na may salamin pala sa harap ng kotse. Nakita mo? Mahinang tanong ni Landon kay Lara na pasimpleng napalunok sa isang tabi. Hindi ko ba dapat makita yon? Pwede ko naman pong kalimutan kung gusto mo po, Mr. President. Nahihiyang sagot ni Lara. Hay naku, gumalaw ka na daddy. Huwag mo hayaan na mahuli ang lahat. Kapag di ka po nagsalita, nandito naman po kami, handa kaming tumulong. Sulsul ni Jenkins sa daddy Lando nila. Na mabilis silang nilingon para sawayin. May gusto po ba kayong sabihin, Mr. President? Tungkol ho ba ito sa nangyari kanina? Dahil hindi ko ho naipagtanggol na maayos sa mga bata? Mabilis na umiling-iling si Landon. No, of course not. You did great, Lara. Ginawa mo ang nararapat lang kanina at hindi mo rin sila pinabayaan. You were like their mother. Pinrotektahan mo sila habang wala ako. At ipinaglaban mo sila sa mga taong gusto silang apakapakan. Ibang bagay ang gusto kong sabihin. Tungkol ito sa nararamdaman ko para sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Lara dahil sa sinabi ni Landon. Kinakabahan si Lara dahil baka maling akala lang ang lahat. Pero kapag tumitingin siya sa mga bata at kay Landon, nakikita niyang masaya ang mga ito. My children were right. Tinawag nga kitang ina ng mga anak ko kanina at gusto kong maging totoo ang bagay na yon. Hindi man ngayon kaagad pero gusto kong dumating ang panahon kung saan matatanggap mo kami ng mga anak ko bilang pamilya mo. I want to court you, Lara. Puno ng sinseridad na sabi ni Landon kay Lara. Pero baka pagdating ng panahon, bumaba na ako sa pwesto ko bilang presidente ng Pilipinas. Hindi ako panghabang buhay magkakaroon ng kapangyarihan. Pero gusto ko pa rin pangarapin na makasama ka kung hahayaan mo ko. Lara, kung papayag ka sana, gusto ko maging asawa ka kapag handa ka na. Pagpapatuloy ni Landon. Wala naman ho akong paki kahit anong posisyon niyo eh. Ang gusto ko lang din po, makasama yung lalaking totoo sa akin. Presidente ka man po o hindi, tatanggapin ho kita hanggat ikaw po yung tinitibok ng puso ko. Ibig sabihin ay? Ibig sabihin ho, pwede ho kayong manligaw sa akin. Basta ho ha, ayos lang din sa inyo yung posisyon na meron ako ngayon. Hindi ho ako mayaman. Wala po ako, katulong lang po ako. Bago pa man matapos ni Lara ang iba niyang sasabihin, hinila siya ni Landon at niyakap ng sobrang higpit. Finally! Hindi na magiging single si Daddy! Yay! Ani Tera, kaya nagtawa na ng lahat. 10 years later, nagtatampo sa akin ang mami niyo, kayo kasi. Paninisi ni Landon sa mga anak niyang napasinghap. Wow! Daddy! Excuse me lang ah. Ikaw po kaya umubos ng favorite lumpia ni mami. Sabi ko naman sa'yo, iwanan mo si mami ng lumpia pero di ka nakinig, no? Sagot ng 18 taong gulang na si Taylor. Umiyak tuloy si mami, lagot ka talaga, dad. Mamaya niyan, sa labas ka po matutulog kasi pinaiyak mo siya. Pananakot pa ni Tera sa ama. Tulungan niyo nga kasi ako mag-isip. Wala na ako maisip ang dahilan eh, para magalit siya ng sobra. Sabi niya kani-kanina lang, ayos lang nakainin ko ang share niya sa lumpia kasi ayaw niya raw. Pero nung makita niyang naubos ko, umiyak siya. May mali talaga eh. May problema ang mami niyo na feel ko. Hay nako dad,
yung pag-a-analyze mo dati ng problema habang presidente ka pa, nadala mo pa ata hanggang ngayon, bumaba ka na sa pwesto. Kausapin mo na lang kasi si mami, humingi ka ng tawad kasi naubos mo yung lumpia. Tapos magbati na kayo. Mahal na mahal ka ni mami, no? Kaya panigurado mapapatawad ka rin niya. Sabi ni Jenkins sa ama na siyang napabuntong hininga. Sige na, magpatid na kayo sa driver papuntang school. Pupuntahan ko na lang mami niyo. Pag-ingat kayo, okay? Kung may nangyari man, tumawag kayo sa amin para mapuntahan at matulungan namin kayo, okay? Yes, daddy. Good luck sa pakikipagbati kay mami. Mapang-asar na saad ng quintuplets at ngumisi pa sa kanya. 10 taon na rin ang nakakalipas simula nang makuha ni Landon ang matamis na oo ni Lara. Kahit na naalis si Landon bilang presidente, naging masaya siya dahil naikasal sila ni Lara at dahil natulungan niya ang taong bayan habang nasa pwesto siya noon. Ngayon namumuhay sila ng payapa at masaya kahit wala na ang kapangyarihang meron sila noon. Wife, it's me, Landon. Marahang sabi ni Landon bago dahan-dahang binuksan ang pinto. I hate you! Sa gulat ni Landon, hindi siya agad nakaiwas ng tumama sa kanyang mukha ang isang unan. Napadaing na lang siya dahil sa nangyari. Wife, sorry na. Hindi ko naman kasi alam na gusto mo pala ng lumpia. Eh sabi mo kasi ayaw mo kanina. I hate you. Sabi ko lang kainin mo yung share ko eh. Ba't kinain mo talaga? Tanong ni Lara na siyang ikinangiwi ni Landon. Sorry na, mahal ko. Di na maulit, okay? Kapag sinabi mo sa akin na pwede kong kainin ang share mo, hindi ko na uubusin. Sorry na po, please. Nang tuluyang makalapit si Landon, nang hindi nababato ng unan, agad siyang tumabi kay Lara bago hinagka ng labi nito. Bati na tayo, Ayoko magkagalit tayong dalawa. Kung nainis ka talaga, sa labas na lang ako matutulog mamaya, ayos ba? Ayaw. Dito ka lang. Tabi tayo mamaya. Nakangusong sagot ni Lara at niyakap si Landon. She's still really cute. Ang ganda-ganda na nga ng asawa ko, cute-cute pa. Talk about the luckiest guy in the world. Nangingiting sabi ni Landon sa sarili. May gusto ka bang sabihin sa akin? May hinanakit ka sa akin? Sabihin mo lang. Babaguhin ko yung pamamaraan ko, okay? Umiling-iling si Lara. I'm sorry. May kung anong sinasabi si Lara pero sa hina ng boses nito, hindi yun marinig ni Landon. Ano yun? Inilapit niya ang tenga sa bandang bibig ni Lara. Buntis ako. I'm 6 weeks pregnant. Sagot ni Lara sa mahina pa ring boses. Pero ngayon, dinig na yun ni Landon. What? Magiging daddy ako ulit? Hindi makapaniwalang, tanong ni Landon at nang dahan-dahang tumango si Lara, kaagad siyang napasigaw. Thank you! Thank you so much, wife! Hindi mo alam kung gano'n ako kasi sa balita mo. I'm gonna be a dad! Sigaw ni Landon at kaagad siniil ng halikang labi ni Lara. Napangiti na lamang si Lara dahil pagkatapos ng halik na yon, mabilis na lumuhod si Landon para haplusin ang kanyang tiyan. Kinausap pa nito ang nasa loob nun kahit na hindi pa naman malaki ang tiyan niya at tanging fetus pa lang ang nasa loob. At sa nakita, alam ni Lara na magiging mabuting ama si Landon dahil ganon din ito sa mga quintuplets dito. The...